taong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Sumagot naman ang mga tao. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo nito at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng matitinig na bagi. Ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya'y niluhod-luhuran nila at kinutya ng ganito. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inihampas sa kanyang ulo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Paglabas ng lungsod, nakita ng mga sundalo si Simon na taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang kahulugan ay puok ng bungo. Pinigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo. Ngunit nang matikman niya iyon ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palapunutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito. Ito'y si Jesus, na hari ng mga Hudyo. At may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Kinukutya siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang sinasabi, "Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus!" Kinutya rin siya ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi niya mailigtas ang sarili. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos." Nilait din siya ng mga magnanakaw na ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli! Eli! Lema sabachthani!" Na ang ibig sabihin, "Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?" Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, "Hintay muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at doon'y marami ang nakakita sa kanila.
Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Sabi nila, "Tunay na siya ay anak ng Diyos." Naroon din ang maraming mga babaeng nakatanaw mula sa malayo. Sila'y sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea at naglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Nang makuha na ang bangkay, pinalutan niya ito ng malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at ang mga pariseyo. Sinabi nila, "Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3rd araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan." Kaya pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. Mateo, 28. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo." At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ang roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita.
Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ang magandang balita ayon kay Marcos, unang kabanata. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas, "Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran." At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral, "Pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at mabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamel. At balat naman ang hayop ang kanyang sitron. Ang kanya namang pagkain ay balang at tulot pupyutan. Ito ang ipinabayad niya sa mga tao. Ang mga kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat yumuod at magkaras man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit pabautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahon iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak. Lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos,